Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, ang topic ko po ngayong araw ay kung paano ang mag-upgrade or magpalit ng left handle switch ng Domino Switch 10A copy. So, sa left side po siya. So, sa pagpapalit po nito, kailangan natin siyang i-rewiring. So, kailangan din natin tong connector niya ng original na left handle switch. Kasi sa Domino copy is ano to? Parang pang Yamaha yata to. So, kailangan natin siyang putulin at mag-rewiring. So, dito sa Domino switch, meron na siyang passing light, three-way switch to. Ito, three-way switch din to eh. Nga lang, two position. Ito, three position. Off, on, and then on ulit. Meron siyang busina, meron siyang hazard, at signal din. So, papakita ko sa inyo yung loob nito at kung paano ko siya gagawin. So, ito, itong switch na to, bali sa stock niya, ito. Ngayon, itong isang three-way switch niya naman na to, dito ko i-coconnect yung aking mini driving light. So, off, low beam, and then high beam. So, eto, bubuksan ko siya ngayon para ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ni-rewire at paano ko siya i-modify. So, ayan. So, ito yung sa loob niya. Dalawang three-way. So, ang unang-unang yung gagawin, bubuksan nyo siya, tapos tatanggalin nyo yung takip niya rito. And then, nakikita nyo to, kasi magkakonect yung dalawa na to. Pag on niya kasi rito, tsaka lang siya magpa-function dito. Itong three-way na to. So, ang gagawin nyo muna dyan, puputulin nyo muna to. Putulin ko na siya. Yan. So, bali kasi ang mangyayari niyan, ito yung common nila, parehas. Common na itong three-way na to, at itong isa naman, yung common nito. So, next pa lang gagawin, since mahaba kasi ito, puputulin natin siya. So, kasi haba lang din halos nito. So, manggang dito. So, ganun din dito. Since kailangan natin tong connector na to, puputulin natin to dito. So, mga hanggang dito. So, din na natin ito. Kailangan pa natin siya para makita natin yung mga connection niya. Ayan. So, para makita rin natin yung wiring ito sa ilalim, tatanggalin din natin ito. Susunditin mo lang dito. Ayan. So, ayan. So, dito rin sa loob niya, meron na siyang mga nakaparallel. So, mas maganda para di kayo malito. Tanggalin niyo muna. Ito. Yan. So, ito is, tinanggal, dinisconnect ko muna yung sa passing switch. Tsaka yung isa rito, yung blue. Na may stripe na white. Yan. Kasi, magkaiba. Itong gagawin kong switch dito sa stock, negative kasi yata to. Ang alam ko negative yung ano nito. Dito sa high beam low beam ng stock ng Honda Click.
So, since ang ginawa ko kasing module, positive yung dito sa, ano ko, sa mini driving light, and then, negative yung dito. So, hindi siya pwedeng magkadikit. Kailangan magkahiwalay sila. Kasi negative tsaka positive, masisira. Magkakaroon ng short circuit yan, pag nangyari. So, ito, i-rewire natin siya. So, itong orange na to, ito yung common. Ito, dito sa dilaw na to, sa switch, ha. So, ito yung common, and then yung itim, ito yung low beam. And then, itong blue naman na may stripe na puti, ito yung high beam. So, tatlong wire siya. So, since pinutol ko to, dudugtungan ko na lang ngayon to. So, ayan, dinugtungan ko siya. Wala akong orange na wire, so red wire muna. So, next ko naman dudugtungan itong isang orange naman. Para sa common nito. Ito, common nito. So, ito na, dugtungan ko na. So, update ko lang pala kayo. Dito pala sa tatlo na to, sa tatlong wire na ito, ang common pala dito is itong green. So, common ito. So, ang low beam niya is itong blue. So, pag kinonect niya ganyan, ang may connection dito is green at saka itong blue na may stripe na black. Tapos, pag nag-high beam naman siya, may connection sila ngayon tatlo. Connected itong green, itong black, at saka itong orange na dinugtungan ko ng violet. Ayun, violet na siya rito. So, yun ang function itong three-way nito. So, pagka ganyan, naka-off. Ayan, naka-off. And then, pag on mo, low beam. And then, pag connect mo ulit, ay pag on mo ulit, high beam naman siya. So, may connection na silang tatlo. So, yun ang pinagkaiba na itong dalawang three-way na to. Itong three-way na to, pagka nakaganyan, automatic lang, ang nakakonect lang nito is itong orange at black, low beam. Pag pindot mo naman ito, ang magkakaroon ng connection naman, itong blue. Ay, baliktad pala. So, pagka ganyan, naka-low beam siya. Itong black at saka orange ang may connection. So, pag pinindot mo siya, madidisconnect itong black, magkakaroon ng connection is ito. Itong red at saka blue na ang meron sa high beam. So, yun. So, ito ang gagawin kong stack ng headlight. And then, ito naman ang sa ang switch ko para sa mini driving light. So, yun. So, tapos na ako dito sa mga headlight nila. So, sa passing switch naman. So, dito naman sa passing switch, dalawa lang din siya. So, itong green, i-coconnect ko to sa common. Common nitong switch para sa mini driving light, which is green din siya. So, kulay-kulay lang din. I-coconnect ko siya dito. So, ayan, na-connect ko na siya sa ground, ay sa common nito. So, itong isa na lang nito, i-coconnect ko to dun sa aking sa aking module para sa mini driving light, which is yung passing switch niya. So, ayan, kumpleto na siya dito sa may dalawa, ay sa may itaas. So, dito naman ako ngayon sa may busina, sa may ilalim. Busina at sa signal light at hazard switch. So, ito na, nahiwalay ko na siya, na-check ko na. So, bali sa busina, ito, dalawa siya. So, isang galing sa 12 volts ignition at yung isa papunta sa busina. So, ito yung i-coconnect ko sa positive 12 niya. So, etong tatlo naman na to, ito yung sa flasher relay niya. Yung signal light niya pala. So, etong brown na may mark, may white na stripe, ito yung common. Ito yung galing sa flasher relay. Baga, ito yung L niya. Papunta sa relay. And then, ito naman yung left and right niya. Kung di ko nagkakamali, itong green, ito yung right. At itong purong brown. Brown ba to? O parang brown. Ito yung kanyang left. Left and then right.
at yung may puti, yun yung common. So, ito, hiniwalay ko na siya, nakabuhol-buhol na. So, ito yung sa stock niya na ilaw. So, yung common is itong red. Low beam is itong black. High beam, itong blue na may puti. High beam yan. So, ito naman. Itong green is yung, para sa mini driving light ko, green is yung common. Low beam, itong black na may blue na strip o stripe. And then, itong violet naman, high beam. Tapos, yung passing light, ito. Hiniwalay ko siya kasi parehas sila nung blue at saka white. Blue siya na may stripe na white. So, ayan, sinama ko na lang siya dito sa mini driving light kasi positive ang nito. Positive ang trigger nito. So, dito siya sa mini driving light. So, nakahiwalay siya rito sa stock kasi negative to. So, ayan. So, ngayon, pagkoconnectahin ko na lang sila dito sa connector. So, hindi siya kakasya rito sa connector kasi nga, nagdagdag ako ng mini driving light. So, magdadagdag ako ng connector ko na tatlo para sa mini driving light. Ito siya. So, ito. Magdadagdag ako nito. Bukod dito sa stock niya na stock niya na connector, magdadagdag ako ng tatlo. So, ito yung para sa mini driving light ko. So, naka-separate siya. Sineparate ko talaga siya. So, ayan. So, i-connect ko na ngayon. Pa isa-isa. So, yung sa hazard pala niya, so, hindi ko siya pinutol dito. So, automatic yan. Naka-connect na siya. Ayan o. Ito yung sa hazard. Ayan o. Ito. At saka ito. Bali, nakakonekta na siya. So, pag pinindot mo to, automatic may connection siya. Mag-hazard siya. So, ito, iwa-wiring ko na yung connector niya. So, umpisa natin sa headlight niya, stock headlight. So, ang common nito is itong red. Dito sa, papunta dito sa green connector. Green connector. Tapos, itong black naman niya. Ano ba yan? Ito, itong black niya sa low beam. So, ito yung low beam niya. Black dito sa sa switch at puti dito sa connector. Yan. Tapos, itong high beam naman, itong high beam naman na blue na may stripe na puti dito sa blue ng connector. Mamaya na natin siya ayusin. Connection muna. Ngayon, so, ayan. So, naka-connect na yung kanyang tatlong wire para sa stock. Ngayon, dito naman tayo sa mini driving light. Ah, mamaya na yung mini driving light para ano. So, etong sa busina naman, ito. So, gagamitin ko tong pink ng switch papunta dito sa black ng connector. Yan. Ngayon, yung isang switch nito, papunta to sa busina niya. So, base dito sa connector na to, ang wire niya is ito. Itong light green. Light green. Ngayon, ang natitira na lang is itong signal light.
So, ang common muna, itong brown na may white. So, dito naman tayo sa signal light. So, dito sa switch, ang common niya ay itong brown na may puti. Dito naman, ang common niya rito is itong sa connector ay itong gray. So, connect tayo natin. So, dito naman, so dito tayo sa left signal. Sa left signal naman ng connector ay orange. Sa left signal naman dito ay iyong brown. So, dito naman, ang next natin ay right. Ang right dito ay sky blue or light blue sa connector. Sa switch naman ay dark green. Ano, medyo dark siya. Ito kasi isa green to eh. So, ito medyo dark. So, kukonektahin lang natin. Yan. So ngayon, okay na lahat. Na-wired na natin yung sa connector. Ang natitira na lang is itong para sa mini driving light na dinagdag ko na hindi kasama sa stock. Yan. So iwa-wired ko rin siya ngayon. So ito, kukonect ko na. So ang low beam ko is itong dilaw sa connector ko. Tapos dito naman, ang low beam ko, itong blue na may stripe na black. So, blue-black siya. Tapos, yung high beam naman, is itong purple. At ang high beam ko naman dito sa connector ko, is itong black. Itong 3-pin connector ko. Tapos, itong isa naman, yan ang aking passing. Kung matatandaan nyo rito, ang passing ko is green at saka white, blue at saka white. Yung green niya, nakakonek, yung isang green, nakakonek na rin dito sa green na to. So, itong blue na lang na natitira, ito, siya ang aking papunta sa passing switch ko, papunta sa module. Yan. Tapos, ang common pala nito, na itong green, since ang module ko kasi, ang source nito is ignition, positive 12 volts. So, i-connect ko na lang siya sa positive 12 ng busina, which is itong kulay pink. So, ayan. So, i-connect ko lang siya rito sa pink, positive 12, na galing sa ignition. Habaan ko muna. So, ayan, kumpleto na siya. So, ngayon, babalutan ko lang ito ng tape, ayusin ko, tapos, te-testingin ko na. So, eto, inayos ko na yung wiring niya rito. Ayan, nakadugtong na siya na maayos. Nilagay ko na sa connector, at yung connector ko para sa mini driving light, eto na siya. So, te-testingin ko na lang nito. So, yung position pala nung sa dito sa may left handle niya, bali nagbutas ako ng panibago dito. Nung bago, ayan o. Ito yung dati niya kasi. Kung makikita nyo, sino ba yun? Ayan, yung dati niya. Ito, ngayon, nagbutas akong bago dito.
medyo malaki ng konti dun sa dati para magkasya siya. So ngayon ilalagay ko na siya. So ito mga boss, naka-install na siya. So ngayon te-testingin ko na siya. So ito, bubuksan ko. Ayan. So unahin ko muna yung signal light left. Ayun, ilaw siya. And then right. Ayan. Then yung ayan, naka low beam na siya, automatic. So pipindutin ko yung high beam. Ayun, high beam, low beam, high beam. So hazard. Ayun, hazard. So yung busina, medyo matigas nga lang tong part na to. Ayun. So okay siya sa stock niya. Okay. So ngayon, ito yung sa dinagdag ko, yung low beam ng mini driving light. 'Yon. And then high beam. 'Yon. Tapos yung passing. So ito, kahit ang maganda kasi sa module ko na ginagawa, makakapag high beam ka once na naka-on na yung ignition mo. So ayan, magpapassing ako. Ayun, naka-off yung MDL ko, pero nakakapag-passing ako. Pag nag-low beam ako, ayan, makakapag-passing ulit ako. Yun, yung dilaw. At ang pinaka, ano nito, ang mahalaga is yung pag naka-high beam ka, ayan, dilaw tsaka puti, makakapag-passing ka pa rin. Ayun. So, combo light na rin siya. Pag bumusina ka, sumasabay yung high beam sa busina mo. So, ayan. So, try ko start. Ayan. So, ayan, na-install ko na at napalitan ko na ng maayos. So, sana may natutunan kayong bagong kaalaman kung paano install itong domino switch, left handle, copy, 10A copy. So, yun lang po. Maraming salamat. So, pasubscribe na lang po sa aking YouTube account at like, share, and pakisubscribe na po. So, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.